Lilipad na papuntang Austria sina Nurse Shay na first-time OFW at Nurse Mariel na dating nagtrabaho sa Middle East. Hindi biro ang kanilang pinagdaanan. 2 hanggang 3 taon ang paghahanda at application process bago sila nakatanggap ng magandang balita. Sobrang excited. Parang yun nga, na-imagine ko na yung magiging buhay ko doon. Tsaka parang na-imagine ko din na madadala ko yung family ko doon in the near future. Kung gusto mo na magandang future, kailangan mo talaga siya paghirapan. 5,000 Pilipino na ang nagtatrabaho sa Austria na nasa Central Europe. Pero tumitindi ngayon ang kakulangan ng mga manggagawa doon. Katunayan, 200,000 trabaho sa iba-ibang sektor ang kailangan nilang punan. Dahil dito, pumirma ng 2 labor agreements ang Austrian government para sa hiring ng nasa 500 Pinoy skilled workers kada taon. Inumpisahan na ang paglalatag ng proseso para sa recruitment at deployment at nakatakda ring magbukas ng Migrant Workers Office ang Pilipinas sa Vienna. There's a strong need for nurses, geriatric nurses, nursing assistants, as well as information technology workers and construction workers. Austria grapples with a structural labor shortage, as we already have heard, and due to its aging population. Despite this challenge, Austria's strong education system, thriving economy, and rich culture make it an attractive destination, as we think, for skilled workers. Ayon sa DMW, maganda ang sahod sa Austria na nag-uumpisa sa mahigit 100,000 piso para sa mga nasa hospitality at healthcare sector at umaabot pa ng halos 400,000 piso kada buwan para sa mga IT professional at engineer. Nasa bansa ngayon ang mga opisyal ng Austrian government at Austrian employers para sa serye ng mga pagpupulong sa DMW at Philippine recruitment agencies. Ayon sa employers, maaaring umabot sa halos kalahating milyon ang labor shortage sa Austria. A very good feature of our MOU sa clear declaration of no placement fees for the recruitment and deployment to Austria. Let me repeat that, no placement fees. So sa mga nagtitiktok dyan at nagpi-Facebook at naniningil sa mga workers natin, matik. The forecast for 2024, which is not far away, will be 400,000 to 500,000 in the end skilled labor, and which is huge and also good. Filipinos are very well educated in all kind of industries, and that is what is really highly being appreciated in Austria. They can bring their families, they can enjoy the whole continent of Europe, they can travel in the Schengen area. Para naman sa mga detalye, maaaring bisitahin ang Austrian government website na www.workinaustria.com para sa mga detalye sa pagtatrabaho at immigration sa Austria. Paalala naman ng DMW, makipag-usap lang sa mga lisensyadong recruitment agency na makikita sa kanilang official website. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.